19 ng Agosto, Miyerkules, sa 20th linggo ng karaniwang panahon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, tungkol sa nangyayari sa kaharian ng langit ang kwentong ito. Maagang lumabas ang isang may-ari para umupa ng mga manggagawa sa ubasan. Nakipagkasundo siya na tatanggap ng isang bariyang pilak isang araw ang mga manggagawa at pinapunta na niya sila sa ubasan. Lumabas din siya ng mag-iikasyam ng umaga at nakita niya ang ibang mga nakatayo sa plaza na walang ginagawa. Kaya sinabi niya sa kanila, pumunta rin kayo sa aking ubasan at bibigyan ko kayo ng nararapat. At pumunta sila. Muli siyang lumabas kinatanghalian at nang mag-iikatlo ng hapon at gayon din ang ginawa niya. Lumabas din siya sa huling oras ng paggawa at nakita niya ang iba pang nakatayo lamang. Kaya sinabi niya sa kanila, ba't kayo nakatayo lang at maghapong walang ginagawa? Sumagot sila, wala kasing umuupa sa amin. Sinabi niya, pumunta kayo at magtrabaho sa aking ubasan. Paglubog ng araw, sinabi ng may-ari ng ubasan sa kanyang tagapamahala, tawagin ang mga manggagawa at bayaran sila mula sa huli hanggang sa una. Kaya lumapit ang mga dumating sa huling oras at binigyan sila ng tig-isang denaryo, isang bariyang pilak. Nang lumapit naman ang mga nauna, akala nila'y tatanggap sila ng higit pa, ngunit tumanggap din sila ng tig-isang denaryo. Kaya pagkatanggap nila nito, nagsimula silang magreklamo sa may-ari. Kaya sinagot ng may-ari ang isa sa kanila, kaibigan, hindi ko kinukuha ang sa iyo. Hindi ba't nagkasundo tayo sa isang denaryo isang araw? Kaya tanggapin mo ang sa iyo at umalis ka na. Gusto ko ring bigyan ang nahuli gaya ng ibinigay ko sa iyo. Wala ba akong karapatang gawin ang gusto ko sa pera ko? Ba't ka naiinggit dahil maawain ako? Kaya mauuna nga ang huli at mahuhuli ang una. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Sumagot sila, wala kasing umupa sa amin. Sinabi niya, pumunta kayo at magtrabaho sa aking ubasan. Para sa isang manggagawa, nakakapanlulumong makabasa ng no vacancy sa isang construction site. Kapag walang trabaho, walang kikitain, kahit wala ring ipakakain sa pamilya. Ang mga tinawag para magtrabaho bandang alas 5 ng hapon ay gumawa lamang sa loob ng isang oras. Halos buong araw silang naghintay. Walang anumang katiyakan kung sila'y makakapagtrabaho sa araw na iyon. Sa kabilang banda, ang mga manggagawang nagtrabaho mula madaling araw ay sigurado na kaagad sa kikitain nilang isang denaryo, ang regular na pasahod ng manggagawa sa panahong iyon. Pakiramdam nila'y may pakinabang sila, mapupunta sa mabuting gawain ang lakas at kakayahan nila. Ang isang trabahong marangal, gaano man simple, ay nagtataas sa dignidad ng isang tao. Hindi nagustuhan ng mga nagtrabaho sa loob ng 12 oras, natatanggap ng pantay na sahod ang mga nagtrabaho sa loob ng 1 oras lamang. Naiinggit sila sa malaking swerteng tinamasa ng mga nagtatrabaho sa loob ng 1 oras lamang. Sa paglalahad ng kaharian ng Diyos, nagkwento si Jesus ng mga parabolang naglalarawan ng mga karaniwang pangyayari sa buhay ng isang Hudyo. Pagsasagawa. Walang puwang ang inggit sa paghahari ng Diyos. Huwag nating ihambing ang ating paglilingkod sa gawain ng iba.